Hello guys, good afternoon. So today is November 9, 2023, 1:24 p.m. So ito yung current repair natin guys. Ayan. This is original from NVIDIA mismo. So RTX 3090 NVIDIA Founders Edition. So malaki siya, malaki yung ano nya guys, pagka-design. Ayan. Yan yung tangkal niya. Yan ang laki niya. Tapos ano, super laki niya guys. Ang problem nito guys, ay no display according sa may-ari. Tapos tinister ko to kahapon, tinisting ko. So, not detected siya guys, yun ang issue. So, tatanggalin na natin yung ano. Ang pagbukas lang guys nito, ayan, ma-repair o hindi, so i-upload natin to. So, ang pagbukas lang nito, simple lang. Susungkitin nyo lang ano, kasi magnet lang naman to eh. Ito lang siya. Yan, susungkitin nyo lang siya. Yan. Nandito yung mga tornilyohan niya. Yan. Magnet. Sungkit lang yan. So, kung hindi ako nagkakamali, so ito pa yata. Tama ba? So, iba lang ang design pala nito dun sa ano, sa yan, so tatanggalin yata ito, ang alam ko. So, I'm not sure. So, check natin sa ibang side. Iba lang ang design kisa dun sa RTX 3070 nila at 3080. Ayan. So, tingnan natin ito kung nare-remove. Wala dito ang tornilyuhan eh. Pero parang mukha na rin kasi siyang sinubukan buksan. Mukhang nasubuksan na rin kasi may mga tama din siya eh. Siguro ito. Ano ba ito? Anong design na ito? Magnetize nga rin lang siya. So, ayun nga siya, guys. May magnet. Yan. So, makang napabuksan na to eh. Kasi may mga tama na rin siya. Ibig sabihin ay, ginalaw na rin siguro nung may-ari. So, ang init. Super init. Mukhang maghuhubad na naman ako ah. Super ang init talaga. Pawisan, pawisan. Init. Okay. So, nabuksan na siya guys kasi ano na yung kanyang tornilyuhan. Napagawa na rin sa iba. Oh, lost thread na yung mga ano. Oh, iba yung gamit na torque screw. So, iba yung gamit. Ayan. Ali rin pala ang ginamit guys. Dito sa kabilang side, puro ali rin. Super init. Tapos ito, saksakan ng ano. So, okay na. Yan lang yung kakalasin. So, yan lang naman yan. Ito kasi sa ano na to eh. Sa likod na. So, yan dito. Hindi naman to eh. Alam ko hindi yan.
So dito lang. So paklase na natin. Ayan. So nabaklas na natin. This is 24 GB. So medyo malaki. Okay. Daming ano? Tornilyo. Ang mahirap lang dito guys, mga gantong branded, saka yung Asus na ano. Yung mga MOSFET nito, ang pagte-testing, kailangan na sila. Okay, love you too. Kiss ako. Daddy, yes po. Dandan lang ito mag-working, papasok ka nito, dandan lang, kamay mo, maano yan. Okay po, okay po. Iba rin yung size dito. Iba rin yung kanyang size ng mga screws. Nabuksan na ito guys. Sa tingin ko nabuksan na. Wala na din yung sticker niya eh. Ang mahirap lang sa ganitong modelo. Ano to? Yung pyesa, pag nasisira, kailangan na silis ko pang gamit. Kasi hindi siya na bumibigay ng as in shorted. Hindi kagaya ng mga Sotak. So, mas madali siyang i-repair. Saka yung mga ganito guys, pag nagpalit ka, sira din pati PWM. So, hubad muna tayo at mainit. So, for cups. So, yung ano natin na ito. Yung tatanggalin to. Tanggalan natin to, dalawa. Maano na nga siya eh. Halatang natanggal na siya kasi malambot na siyang tanggalin. Mahirap kasi itong tanggalin guys. Ayan, so napalitan na rin ng thermal pad guys sa thermal paste. Ayan. So,
Sulit na sulit talaga guys, yung original na original yan. Kita nyo yung pagkakadali niya, talagang original. Napakaganda ng pagkakamanufactured. Original ito guys, genuine. Ayan. So, pinalitan na siya ng thermal pad. Kasi the problem nito, not detected. So, may ni-repair na ako nito eh. Yung isa na-repair ko naman. Kaya lang. Yung the rest na na-repair ko, hindi na eh. Problema nito, firmware. Tapos, kailangan ng oscilloscope. Wala akong oscilloscope eh. Yan, kasi itong mga to, ultimong driver, meron siyang, ano? Meron siyang program. Malabo pala yung sa ano natin. Ano, oily. Dito basta-basta nagsho-shorted eh, itong mga ganito. Hindi yan nagsho-shorted. Kaya pag may sira sila, itong ganito, wala, not detected yan. Itong ganito. Ano to, flux? O thermal pad residue lang. Ano to? May bangas siya. May bangas ito. Kaya ang function ito. Ang ano nitong ganito guys, itong pag in-ultrasonic healing mo siya, napapaano pa ito eh, napapagana pa eh. Para siyang oily na kasi siya. Pukuha natin siyang ultrasonic healing, baka dahil lang doon sa thermal pad expired kaya siya walang ano, display. Makikita mo naman siya, mukha naman siyang maayos eh. Oh yan. Wala naman nakikita ang ano, matindi-tinding issues. So, hindi rin siya liquid damage. As you can see. Oh. Basang-basa lang siya. Wala ka sa mga gantong modelo, hindi ka basta makakita ng sunog o sira. Kasi itong ano, malimit, nag-protect siya. Sa protection nito, super ang protection nito talagang yung firmware mismo nasisira, hindi yung mga MOSFET. Ayan. So nakikita natin para siyang may ano, yung mga durog na ano. So bukan natin siyang ultrasonic cleaning. Ayan. So ayan ang mga thermal pad residue din. So kung yan lang yung possible issue niya, so try natin ultrasonic cleaning.
So wala akong nakikita ang shorted or bloated. So wala. So wala naman. So power stage niya. Subukan natin siyang testerin. Madali lang naman itong e-testing. So, ito. Ano ba to? So, reading niya ay 0.200. So, baka yan ay, so, ito ang 1 volts. So, ito ang 1.8. Yan. So, ito ang 12 volts. Ha? Shorted siya? Oh. This is shorted. Ayun lang. Ah. Pero nabubuhay siya. Pero shorted siya, guys. Oh. So. Shorted. Pero tinalay ko siya kahapon, guys. Na-detected siya. Ibig sabihin yung protection talaga niya. Gumagana. Pero yung nagpan-spinning. Pero kung pag tinester siya dito, shorted, oh. Shorted. Dapat trading nito. Ah, so may shorted siya. So yun ang ating tutuklasin. So wait lang. Yung palang ano pa. Dito pa pala. So 3.3 and 12 volts. So far good siya. So yung ating ano specs. So reference plus minus. So good siya. So shorted tayo doon. Saan kaya banda 'yon? So may shortage yung MOSFET, bumigay. Pero gumagana siya, guys, yung panag-spin. Yung isa yun, nagpo-protection lang siya yung kuryente. Hindi niya lang siguro pinapapasok doon sa shorted. So, possible ganon. Oops, tumalat na pala yung ano, thermal paste. So, ang gagawin natin ay hahanapin ang shorted. Sana ma-repair natin to. Ito yata ang first, ito yung first vlog natin na at ano, Founders Edition na 3090. Okay? So, yung 3080 pala yun, naalala ko na. Yung 3080 yung ni-repair ko. Na-repair ko naman siya. Yun. Pero mas maliit yata dito, guys, yun eh. Hindi ko, ang alam ko, mas maliit dito yata. 3080. Maliit yung lalagyan na niya. Belt. Alin ang shorted? Ito yung mahirap i-repair pag shorted siya. Ano siya? Lahat mo siya tatanggalin. Yun ang problema. Wala siyang ano kagaya nung hindi siya bumibigay yung pitong pyesa na to. Hindi siya nag-blow. Hindi lumalabas yung factory flux. Pag nag-shorted, yun ang problema ng ganitong unit. So, tingnan natin. Try find everything. So, try tayo. Try lang ng try. So, kung wala, talagang isa-isa. Tatanggal. Kasi solid kasi yung mga ganito. Ginamit na flux dito. Yung pinakamatigas. So, dito ang mangyayari.
Kailangan natin ng preheater. Dito kaya ng hot air lang. Bakit kaya hindi na-repair nung pinanggalingan technician? Galing na siya guys sa repair. Nabuksan na siya, nakita ko eh. May mga tama na yung ano. Okay, ito ay from Camarines Sur. So mayaman yung may-ari nito guys. So from Camarines Sur. So ang gagawin natin ay so dito muna tayo. Ayan. So sundutin natin siya dito. I think ito. Ayan. Okay. So dito sa baba. Ha? Huh? O ground yun. A ground. May schematic kaya to. So wait lang guys. Find lang ako ng board view or schematic. RTX 3090. Okay. RTX 3090. Searching. NVIDIA RTX 3090. Board view. Wala. Founders Edition. So, wala. Wala akong available. Wala. Wala ako makita. Wala tayo guys makita 3090. Kaya ano neta. Yan. Ano kaya ito? So, mayroon dito. Hindi ko alam kung ano pa ako, member pa ako nito. Donation to next member pa kaya ako. Oo, expired na.
Ah, meron pala dito. So, meron dito sa NVIDIA. Wait lang guys, naghahanap ako ng ano. GPU. NVIDIA 3090. Version ba na ito? So, 3090 si PG13 ito. Walang version to eh. So, wala. What's that? So, try natin i-open. So, walang board view, guys. Walang board view. Mano-mano talaga. Ah, mano-mano tayo dito. So, wala ding printed. Oh. Paano natin ito babasahin? Ano to? Hininangan? Mano-mano. Wala. Mahirap. Walang printed. Ito meron. U33. Try nga natin. Screen. Try natin kung ito siya. Find. Find. Control. Find. U33. So, wala. Find. Wala pa rin. Find. So, ayun. Meron tayo nakita dito. So, subukan natin hanapin ang 12 volts. Kasi 12 volts yan eh. Ah, ano ba ang 12 volts nito? Switch sa boot, PVC, VCC, DRMOS, VCC, 5 volts yan pag DRMOS, VCC. So na ito, pin 25 at 30. 25 at 30. So dalawa lang siya. Oops. So, 25 at 30 yung kanyang shorted. 25 at 30. Alright, where's the pin 1? So, try natin the 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Huh?
Hindi yata. Yun ba? So, wait lang. Hindi. So, baka ito. Ah, so ito ang BCC niya. Sa kabila ng... Ay? Ah, dito. If DMF. Ah, iba yung ano. Iba yung version, guys. So, medyo mahirap. So, kailangan magtyaga. This is MTMF 3170. So, hindi nga. Iba. Iba ang board view, guys, na ating hinahanap. So, kailangan ko mag-research. So, ang ano nito ay FDMF, FDMF, tapos 3170. Okay. Nakuha ko. Pull out natin, guys. Wait lang for a while. Kailangan so, ang ating ang BN, ayun, nakita ako na. 1029. So, kabila, ikot. Screen. So, ito tayo. So, sa, ito yung pin pin, ano, 1. So, pag ganon, sa kabila ng pin 1. Okay. So, pin 1 sa kabila lang. Okay. So, ilang pin pala siya? Marami. Okay. I got it. Ayan ang ating pukusan. Susundutin lang natin dyan ay Sumatic. Yung ating, try natin ang PBCC, BCC. Tapos, yung ating boot. Enable. Tatay natin enable. Baka shorted. Pwede yun. So, ipipilter muna natin siya kung alin lang yung mamarkingan natin. Yan. So, ito siya kabila, guys. So, ito siya. So, not shorted. Okay. Not shorted. Ayun, shorted. Okay, so dito, hindi. So, mamarkingan natin to. Okay. Mark. Okay, shorted. Okay, shorted again. Okay, not shorted. So, ito. Shorted. So, marking. Okay. So, ito. Hindi yan shorted. So, may reading siya. Okay, good. Okay, good.
So, ganito pag ano, mano-mano. Okay, good. And, good. So, sa kabila naman tayo. So, dito naman. So, yung basa. Shorted. Tama ba? Kasi pin 1, tama. So, shorted yun. Shorted din. So, pa, yun dalawa. So, ito yung basa-basa. So, ito naman. Okay, shorted. Okay, hindi. So, marking natin to. So, ito ay hindi shorted. So, hindi rin shorted. So, hindi rin shorted. At hindi rin shorted. Ito pa. Shorted again. Shorted again. So, mula dito. So, dito. At dito. Shorted. Yeah, so shorted and shorted. Ayan. So, wala naman tayong napansin dito na ano. So, ito yung medyo basa-basa. Ayan. Ito. Basa ito eh. Tapos dalawa sa dulo. Next natin ay nitiste rin naman natin yung kaniyang inibol. So, ang inibol natin ay from the pin 1, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. So, tsaga-tsaga lang. So, 5. 2, and ito. Okay, so good siya. Tapos, dalawa at good. So, yung may mga shorted, guys. Dalawa. So, good naman. So, damay na natin yung pin 1. So, okay. Okay. So, dito tayo. Pin 1. Okay. Pin 1. Okay. So, dalawa, dalawa. Pin 5. Okay. Dalawa, dalawa. Ay. Ito pala. So, okay siya. Yung enable. So, lipat sa kabila. So, ito lang, dalawa lang yun nandito. So, ito, pin 1. Okay. Okay yung ano niya. So, okay din. Lampre. So, okay naman. So, okay. So, next natin ay, so, pin 1. Nadali na natin yung pin 1. Susubukan natin ng PBCC saka BCC. Ha? Ah, tama. PBCC. So, pin number 3 at 4. So, 3 at 4 naman. Hindi pala guys, ha? Yung pataas pa lang ganito. Hindi ganun bilang. Pag ganito, counter siya guys. Counter. Ha, ito pala. Ito, ano man tawag dito? Pag ganito is clockwise. Ito, counterclockwise ang bilang pala. So, 3, 3 at 4. So, yung 3. So, 388 at 3. Okay. So, dito, sa sunod.
38 37. So kailangan ko magtyaga, kailangan natin siya tyagain guys, kasi yan ang ating or else mag-iisa-isa tayo. Okay, 38 37. Wala. So, 3 and 4. So wala tayo dun sa VCC, PVC, wala sa so ground, ano ba yung tawag dito? So, yung 6, ano ba yun? 6. Wait lang, guys. So, ina-pull out lang natin yung ano. Low side gate monitor. Ah, okay. Sasubukan natin yung low side na gate. Sa pin number 6, guys. So, tingnan natin yung gate kung shorted. Yan. Sasubukan muna natin yung gate. GL. Number 6. So, ito lang yun. Madali ito. Kasi, ito lang yung ano niya. Kasi, yung ano. So, 3. Ito 3 siya. Ground. Ito kasi ay ground. Ito ay. Yan. Kasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 siya. Huh? Ay, ibig sabihin, yung bilang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito pala ang 6. Ayan. So, hindi naman siya shorted. Okay, hindi rin siya shorted. Okay, dito tayo. Okay, hindi siya shorted. Hindi siya shorted sa gates. And, hindi tayo shorted sa gates. So, kainting tsaga-tsaga. So, hindi tayo shorted. Hindi rin. So, titingnan natin kung paano siya nag-short. Kailangan... Okay. Hindi. So, okay, good. So, ang next ay... So, yung ating RFN, di naman shorted. So, try natin sa PWM. Saka boot. O kaya yung number 3. So, sarad natin ang number 3. Backside. From back. Sa face tayo, face. Ay, pace. Sabukan natin ang pace. Kasi masyado to guys. Marami. Ayan. So, param here. So, mababa ang pace niya. Kasi sa kabila ito ng 1 guys eh. Kasi ito yung 1. Tapos dito yung kabila. So, sa... Dito, kabila. Ito. Ito yung B-in. So, may B-in pa pala dito. Tapos, ito ay B-in. Tapos, yung sumunod ay base. Ito palang pangalawa ay ground. Ito ay base. Shorted siya. Tapos, sunod ay put. Mali, ground, base, boot, sa PWM. Okay? So, okay. Shorted. Ito ay not connected. Ito ay base. Okay?
Okay. Tapos dalawa. Ayan. Base boot PWM. Tatlo pala. Okay. Good. Okay. Wala. Ah, ba't dito wala? Ha? Ito mayroon. Meron ba? INC pala yan. Okay. Okay, liban sa kabila. Pag wala, no choice, isa-isa. So, okay. So, yung B in ay shorted, of course. Ito ay dapat shorted. Ha? Ah, ito, hindi shorted. Dapat shorted siya. So, may reading tayo dito na so, baka ito yung sira. Try natin dito. Ito ay B in, shorted. Ito ay NC. Ayan. Ay, short. So, shorted siya dito. So, yung kanyang page, shorted. Pero dito, hindi siya shorted, guys. Yung page is change value. So, nag-change value yung page niya. Ayan, as you can see. So, ang reading niya ay 0.0572. Pero dito sa pangatlo, dito, shorted siya. So, ibig sabihin, okay, good. Yung mga reading dito ay, ayan. So, try pa dito. Shorted din, of course. So, yung mga reading. Yeah. Okay, dito. So, shorted siya dun. Sa mga 3. Okay. Sa mga good. Shorted siya. So, dito lang siya, guys. Hindi shorted. So, ang reading niya dito, guys, is 0.057. So, dito tayo focus sa isa na to. Sana ito na yon para hindi na tayo lumayo. So, yan. Yan lang yung kakaiba, guys, na ating na reading. Pero, I'm not sure kung yan yung sira. hindi siya mukhang halatang sira. So, yan yung naan natin sa dulo. Nasa na ba ako? Recorded ba ako? So, ayan. So, ang gagawin ko dyan, guys, ilalagay natin sa preheater kasi matigas to. Hindi ito natatanggal ng so basta-basta. So, sasalang po natin to sa preheater. Ayan. Kailangan natin ng preheater, guys, dito. So, ang tatanggalin natin tong isa tong nasa taas. Siya yung shorted yung tinatawag na ano niya. So, sa page niya kasi, siya lang yung sa lahat ng page is dapat naka-short share kit. So, siya lang yung page na nag-iisa na hindi shorted. So, I'm not sure kung sadya siyang ganun, pero hindi pero subukan natin. Kailangan natin siyang alamin. Okay? So, update ko kayo, guys, after removing ng IC, video natin. Pero hindi ko napapakita yung pagre-remove kasi ilalagay ko sa preheater. Okay? Ayan, hello guys. Good morning. So, ito, continuation lang nung ating nire-repair kahapon. Kasi hindi ko rin natapos kahapon. Sobrang hirap, guys, na ito i-repair. Ayan, so, ngayon ay November 10, 2023 na. 9:39 ng umaga. So, ayan, guys. Itong nire-repair natin, guys, ay super hirap. Kasi ang problem, wala siyang printed on PCB. Ayan. Ayan. Di, napansin nyo, guys. Ayan, tinanggal ko na rin yung ano. So, yung shorted dito, guys, ay matindi ang sira. So, connected siya dito lahat. So, may mga marking na yan. So, na-remove ko na yung pyesa, guys, yan mga shorted. So, hindi pa doon, guys, natatapos. Tinatanggal ko to. So, ang tinanggal kong pyesa na ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 pieces, tapos natanggal na rin yung HDMI niya kasi sa over, sa init, sa using preheater, natanggal siya.
Ayan. So, napakaraming sira niya, guys. Napakarami ng problema. Ayan. So, according sa may-ari, abang interview natin, so, ang ginagamit pala dito ay hindi yung heatsink na yon, yung tinanggal natin, kundi ang ginagamit ay water block ang ginagamit nila. So, ayan, guys. So, nag-mapping, guys, ako. Ang ginawa ko dito, ang step by step, so, hindi ko na siya, guys, minidyuhan kasi nilagay natin sa preheater. So, yung shorted dito na external na ito na 12 volts. So, tinanggal na natin to, piyesa, 8 piyesa, tinanggal natin. So, hindi pa rin nawala yung shorted. Yan. So, natanggal na yung 8 piyesa. Di, nag-mapping pa rin ako, guys. Nag-i-eject ako ng voltage. Pero, pag nag-eject tayo, guys, ng voltage, ang problema, hindi lumalabas yung shorted, hindi umiinit yung ano. So, yun yung matinding problema. Tapos, naghanap ako ng board view. Wala akong makitang board view. Naghanap ako ng schematic. So, meron naman ako nakitang schematic. The problem, problema, maraming version yung schema, yung schematic natin. Hindi exactly na ito na 3090. So, meron kasing 3090 Ti. So, meron ding 3090 AP, Founders Edition. Ang AP, nakalagay. So, iba yung design niya. Yung coil dito, iba. Yan. So, tas meron ding ganito ang klase, pero kulang-kulang yung mga capacitor. Ayan, dito, titan yung capacitor. Ayan. So, yung mapping, guys, after medyo matagal ko siya bago na sunsun at na-remove lahat ng shorted. So, marami siyang sira, guys. Napakarami na sira ng video card na to. Siguro, yung liquid water block na ginagamit, siguro natapunan siya ng tubig or ganyan. Kasi nakita ko dito na may mga moisture, may mga malalapot na liquid. So, siguro possible kaya siya nasira. Then, the problem din, dito sa side dito, guys, meron ditong resistor na 0 ohms, 2 piraso, malinggit na resistor. So, nakakonected siya sa, hindi na pang mapping, upon voltage injection. So, kaya hindi natin maluki talaga yung pinaka-shorted kahit mag-eject. Kasi, nagbablocking yung ating resistor na 0 ohms. Tapos nag-change value na rin siya, hindi na siya 0 ohms, naging K na siya. Tapos ngayon nagiging blocking siya, kaya mag-eject man tayo. Ayan. So hindi natin siya masunsun yung power rail using schematic. Dahil ang problema nga ay walang printed yung PCB. So bibihira yung printed. Ang printed lang yung mga halimbawa memory lang, yung mga MOSFET lang, yun lang. Tapos yung isang coil lang may printed. Yung ibang coil, so, wala po siyang printed kung anong number niya, kung pang anong ano siya. So, yun yung mahirap dito sa pagre-repair naman to. So, nagsabi ako sa customer na yung huling ejection ko, umiinit yung GPU chip. So, possible shorted yung GPU chip. Pero, hindi ko siya agad sinukuan, guys. So, naghanap-hanap pa rin ako. So, apan hanap-hanap, ang ginawa ko ay nagkaroon ako ng mapping. So, mapping, talaga mano-mano, sundot-sundot, matagal. Parang mapping, guys, is para ka wala tayong sinusundang linya using parang hula-hula, sundot-sundot lang. So, ganun. So, walang choice eh. Kailangan i-revive, gawa ng paraan ang lahat ng magagawa. Okay, so, ito, guys, ini-explain ko na lang yung mga, ano, na naging ano. So, ang nangyari, guys, dito, yun, kagaya ng in-explain ko. So, na-remove ko na lahat siya. Yung mga MOSFET, so hindi pa rin nawawala ang shorted, may shorted pa rin tayo. Tapos may resistor, guys, dito, ito maliit na to. Yan, sa taas nitong titanium na to, may resistor na 2 piraso, 0 ohms. Yan, hindi ko alam kung the same value sila na 0 ohms. Yan, yun yung medyo mahirap. Tapos sa pan-checking, ayan, sinundan ko siya, guys. Dito sinanggal ko dito, ito kasi may shorted din. Yung ating likod ng dito, yung dalawang fuse. So, microscope natin. Medyo... pero, ano ko na lang. Explain ko. Alas, kita nyo yung buo. So, yung mapping natin kasi, guys, simula dito. Tapos, natanggal natin yung mga MOSFET. Tapos, yun. Sumunod, dito, may dito pa yung may shortage. So, tinanggal ko yung fuse. Dalawang fuse, guys. Yan, tinanggal natin yung dalawang fuse dito. Malaki, yung malaki, guys, yung fuse, ha. Pag yung mga ginagamit sa 12 volts, malalaki yung mga fuse resistor. So, yun. Yan. So, tinanggal ko. Nawala na yung shorted nung tinanggal ko siya, guys. Hindi pa rin nawawala yung shorted, guys, pala. So, kahit mag-eject ako, so, ang kinakain lang na amps, kahit 12 volts na yung eject natin,
hindi kumakain yung amperahe. So, ibig sabihin may resistor na blocking. Ayan, blocking current sensing blocking MOS resistor. So, yun ganun ang nangyayari. Kaya kahit mag-eject tayo ng 12 volts, ang kumakain lang na amps niya is 0.002. Ibig sabihin, wala. Walang paiinitin dyan. So, ngayon, dahil blocking-blocking ako, nag-ano tayo. So, ito yung pinaka-last option natin, yung resistor na nandito. Yung dalawang pirasong resistor. So, ang ginawa ko, para ma-identify ko kasi kung shorted siya, kasi shorted yung kabila, tapos sa kabila ay mayroong voltage. So, tinanggal ko yung resistor. Yan, na-identify ko ito guys, itong resistor na ito kasi medyo napansin ko na may banga siya. Scratch, may scratch. So nagpinagtakahan ko. So, tapos nung tinignan ko, nag-i-inject ako. So, 12 volts yung nasa kabila. Yung nasa kabila, walang output. So, siya, yan yung na-identify ko na siya yung blocking. Current sensing blocking. So, wala tayo guys, schematic, no board view, no, etc. Wala tayong donor. Kaya sobrang hirap guys ng pagre-repair nito. Kasi yung napansin nyo, walong MOSFET na yung natanggal ko. Wala pa rin. Na-remove ko na yung dalawang fuse na resistor. So, wala pa rin. So, ngayon, ang ginawa ko guys, tinanggal ko yung dalawang resistor na yan. So, ipakita ko sa inyo sa microscope. Maliit lang siya guys, dalawa. Yan. Excuse me. So, ayan siya. Mas napapakita niya. Ayan, nakikita niyo ba siya? Yan, dalawang resistor na yan. Ayan siya. So, yung dalawang resistor na yan, guys. Ayan, tinanggal ko siya. Dito yung nakakonect sa ano nito. So, ngayon, shorted ito, guys, nung kabila. Ngayon, dahil tinanggal ko siya, tapos nakita ko, change value na siya. May scratch siya. Ayan, as you can see, itong isa na ito, may scratch. Yung puti na yan. May scratch siya. So, possible, yung ginamit na liquid block o liquid cooler, water cooler, ay may na tinamaan siya. Then, nung nag-eject ako dyan, guys, ng 1.8 volts, so, uminit na yung, itong part dito, uminit, dito. Tapos, yung GPU chip, uminit. So, ngayon, nagsunsun ako, nagtingin-tingin ako. So, may na-identify ako dito na ito yung MOSFET. This is 1.8 volts MOSFET. Kasi, hindi yan fully shorted. Tinister ko yung coil niyan sa kabila. Dito. Yan. Hindi siya fully shorted. So, mayroon siyang natitira na 0.0093. Hindi siya 0.005. Hindi siya ganun eh. So, it's not a fully shorted. So, ngayon, upon mapping, so, nakita ko dito, may missing parts dito, guys. Ayan. Makapansin nyo. Hindi ko rin alam kung ano yung missing na nawala, kung resistor o capacitor. So, sana capacitor. So, ngayon, yun ang pinakamahirap na bahagi. Dalawa na. Ito, at saka itong nasa kabila. So, hindi natin exactly kung ito ay 0 ohms. Yan. So, ang mangyayari dyan, ang kailangan ay donor board. Ang problema, wala tayong makukuhang ganun. Yan. So, ito yung ama, hindi ko masyado ma-identify. But, upon checking, this is a ground. And this is not a ground. Ayan. So, ibig sabihin, pwede tayong... So, ito yung reason, kaya tapos upon checking guys, shorted yung voltage pin din dito. So, tas napansin ko, medyo may, ito siya, mapansin nyo, itim siya, di ba? So, parang mayroon siyang something dyan. So, nung tinanggal ko, so, all shorted is gone. So, wala na yung shorted. Ibig sabihin, shorted itong MOSFET na to. So, ngayon, tinanggal ko na siya. Ayun, ang malaking-malaking problema, ang pinaka-malaking-malaking problema pa rin, siyempre, ito yung marking, guys, ha? Kaya tinamaan to. So, possible, dito nagmula yung pagkakadali. So, nag-short, kaya so nag-shorted. Tapos, kung mapapansin nyo, yan, no? Malapot siya. Hindi yan flux, guys, ha? Dati na yan, malapot. So, possible, tinamaan din siya ng liquid nung cooler na ginamit, nung water blocks. So, yun yung mga napansin ko. So, as of now, shorted is gone. So, wala na yung ating shorted. Kaya lang, ano maging problema ko ay ito at saka ito. Yan. Itong nandito. Yang dalawa na yan. Yan. Ang problema, so, pan-checking-checking. So, nag-ano ako ng mga schematic. So, mayroon ako dito na, eto guys, nakuha ang schematic. Pero I'm not very sure
Ah, ito yung missing. Yan. Yung ano guys, yung IC na ginamit na para sa 1 volt ay GS9216. Ang problema niyan, wala yung schematic, walang diagram. Wala din siyang data sheet. Yun, wala siyang data sheet, guys. Yan, ito yung mahirap-hirap i-marking. Yan. Kasi hindi exactly na yun ang tinuturo. So, inisa-isa ko yan, guys, kahapon. Kung mapapansin nyo. Yan. Simula dito yung pin 1. So, nagsimula naman ako. Nag-count ako. So, problema, ligaw-ligaw na ako. Kasi nakalagay dito, 10 to 18, tapos may katabi pa lang 25. Mayroong ano. So, kung ika-count mo kasi siya, bibilangin mo siya, nasaan yung 25? Tapos dito, 12 to 15. Ayan, tapos biglang yung 10 nandun. So, nasa na yung kadugsong, etc. etc. Siyempre, medyo mahirap-hirap yung mapping. So, ngayon, using using experience and techniques, so, na-verify natin na itong connection na ito na shorted ay yung BN. So, ito siya. Sa pan-checking, ayan siya, yung 12 volts rail. So, sinunsun ko siya, guys. Yan, mapapansin nyo dyan, hindi siya exactly na nakakonected siya dun sa mga BR MOSFET. Yan, mapapansin nyo. Oh, pero 12 volts rail pa rin siya. Ibig sabihin, may other sides pa siya na may shorted. So, ngayon, kung ma-identify ninyo mula dito sa 12 volts, guys, na to na rail. Ayan. Yan, kung mapapansin nyo, ang malaki-laking issue natin dito ay yung ating dalawang resistor. Ayan. So, kung sumahin nyo, titingnan nyo mabuti. Ayan. So, ito siya. So, meron siya ditong dalawa resistor. Ito yung 0 ohms at 0 ohms. So, kasi ito wala na eh. Nakalagay dyan, cut na eh. 0 ohms, 0 ohms. So, possible, ito yung dalawa na 0 ohms. Pero, hindi pa rin siya guys dyan na ano. Natatapos. Kasi mayroon pa ditong, kasi dito dadaan yan, dito. Yan, dito. Yan, dadaan yan dyan. Siyempre, dahil nasa BN tayo, ibig sabihin, hindi tayo liliban dito sa kabila sa tone. Kasi, iba na yan, 261K. Ang problema, mayroon pa rin ditong isang fuse. So, ano siya, 0 ohms din siya. Ngayon, kung ano andito, ang nawawala dito kasi, dalawang piraso, magpalagay natin, ito na siya. Ito, dalawang 0 ohms. Yan. So, yan yung ating papalitan. So, itong isa, hindi ko ma-identify kung nasaan siya. Kasi nga, walang printed on PCB. Good job. Okay. Okay, good job. Ayan. So, ayan. So, as you can see, so, nag-shorted siya dito sabihin natin. Ibig sabihin, at kung mapapansin nyo, possible, ang nakikita kong issue ay dito talaga. Itong BCC 21. So, dito, may tornilyuhan dito. Ito yung capacitor. Possible, capacitor yung nawawala. Hindi siya resistor na naka-short sa ground. Kasi kung susumahin mo naman dito, kung titingnan mo siya dito, ito may ikis. Yan, di liliban dyan. Di may 0 ohms dyan. Kasi meron na dito akong nakita na isang 0 ohms na fuse resistor. So, dito may ikis na. Kung dito mo naman titingnan sa taas, sa 10 ohms, so, hindi naman siya naka-short sa ground. Kaya, hindi mo siya isipin sa ground. So, possible, capacitor siya, guys. Ang value ng capacitor is 1 UF. Yan, 1 UF ang nakalagay. Or, 0.1 UF. So, yan yung ano. So, medyo mahirap-hirap. So, yan yung mga ano, pagpalagay natin. So, ngayon, so, in-explain ko na lang siya, guys, at hindi ko na siya binidyoan. Talagang super, super haba ng oras. So, napakahirap kahapon ko pa siya nire-repair. So, pinagsusumikapan ko siya, guys, pag-anahin. So, ngayon, ayan yung aking explanation. So, ang napansin ko kasi dito, ayan. So, possible, ito kasi hindi naman to ground, guys. Ito ay ground. Yan, kung sumahin kasi natin, titingnan natin. So, hindi masyado malinaw yung pagkaka ano ng PCB. Hindi masyado clear. Black na black kasi siya. Tapos, hindi ko ma-identify kung nasaan yung ground. Dito. Kasi, nakakonect po siya, guys, sa... Yan, kahit kasi siya aninaging ko, hindi talaga maaninag. Kahit ligyan ko siya ng ano. Yan. As in, kala mo nga siya, dikit-dikit siya eh. Hindi siya ma-identify.
Ibig sabihin, nakahul yan, nakahul sa ilalim, butas. Kala mo siya magkadikit pero hindi siya. Ayan. So ito at ito ay connected, itong resistor na yan, tapos nakakonect siya dito sa isang pana. Ito yung pin 21 na BCC na tinatawag. So nakakonect siya yan. Pero kung titingnan mo, parang walang linya. Di ba? Parang walang linya siya, pero magkakonekta po yan. Kasi plane na plane siya o lahat. Kala mo yung magkakakonekta siya lahat. Pero hindi guys. Mapansin nyo, yung pagkakahinang niya is nakaganyan. Ibig sabihin na hindi mo siya pwedeng idikit dito. Kailangan kung ano yung hinang, parang patchy-patchy lang siya. So, ito yung pin 21. Yan. Kasi hanggang 25 siya eh. 21, 22, 23, 24. Ibig sabihin, either ang 25, either ito, ito. So, hindi ko alam dyan kung alin. So, wala kasi nagpapakita ng data sheet nitong IC nito. Yan. Sa ano naman, schematic. So, hindi natin ma-identify kung alin dyan. But, never mind. Ito at ito ay connected. Ito at ito ay connected. Yan. So, yan. That's it. So, ngayon, papalitan na lang natin to ng tawag dito. Capacitor. So, kukuha tayo sa board din ng may IC na ganito na 216. Tapos, yung mapping na lang natin dito na 1, 2, 3, 4. Pabalik, pang-apat, kukunin natin yung connection nito. Capacitor. Kasi, nakapansin ko dito, ito ay 0.1 microfarad. Kung ito ay 1 microfarad. So, magkaiba guys yun. Masyadong malayo. Yan. Kaya yun yung mahirap. So, possible kaya siya natanggal gawa nung pagkaka-score dito. Ayan, as you can see, may tama kasi dito may bangas. Ibig sabihin, tinamaan siya nung water block. Tapos dito, mapansin nyo, may bangas pa dito. Yan. So, yan yung mga napansin ko kasi may mga bangas po siya. Tapos dito, may bangas din kasi itong hindi natin alam kung dito rin siya nagsimula. Yan. Kasi dito, napansin ko, may bangas din ito. May bangas. Itong ano na to. Yan. May bangas itong resistor na to. Yan. So, hindi ko alam kung tinamaan siya ng water block. Yan. Parehas kasi siya may bangas guys. Ito may counting kot-kot din. Yan. So, hindi ko alam kung tinamaan siya ng water block. Kasi yan ang mga napansin ko na may mga tama ng pagkakalagay. Yan. Kasi halos yung mga thermal pad din kasi. Basta ano din. Sa bagay, inilipat kasi ito, guys. Inilipat din ng may-ari galing sa liquid cooler na ginagamit ng may-ari. So, ibinalik ngayon sa stack itong ang heatsink na to. So, ayan. So, ang gagawin ko dito, guys, so, iisa-isahin ko rin ulit to. So, medyo mahirap. Hindi ko na siya bibidyuhan. So, ibabalik ko ulit mga pyesa isa-isa. Kung may shorted yan, papalitan natin dito. Kung may shorted pa rin siya dito. So, ganun ang repairing dito, guys. So, hindi ko na masyado ubusin yung oras. Kasi talaga namang grabe na yung oras na nauubos ko. So, dito. Medyo malaki-laking yung oras, guys, na hindi ko alam ko yata. Tanghali ko pa yata ito kung minumpisahan kahapon, eh. Sobrang hirap niya, guys, i-repair. Super, super. Umaga. Maga pa yata, guys, eh. Tingnan ko yung video. Anong oras. Kasi may video ako nito. Kung anong oras ko siya sinimulan. Ayan. So, nakita ko dito. Wait. Hindi ako nag-show ng ano eh. Wala akong makita ang oras. So, ang nakita, papansin ko dito. Wait lang. Hindi ko makita yung oras, guys. Kasi hapon ko na rin ito na cut kahapon, kagabi. Ayun, so alas 2 siya. Ayun, created siya is alauna. So galaw ka, kung mapapansin nyo. Alauna pa siya guys, nire-repair kahapon to. Alauna hanggang alas 6 guys. Ilang oras? Halos 5 oras. Ganun kahirap siya guys, i-repair itong video card na ito. Ganun, ako hirap na hirap. Paano mag-repair na ito guys? Mapping. Kasi wala siyang printed eh. Okay na sana, may schematic na eh. Kahit pa sabihin ibang model yon, walang problema kung ibang model yung schematic. Basta 3090. Walang problema, madali yon. Problem lang nito. Paano mo siya susundan? Isi-search. Ayun yung number, wala. Yung resistor. Paano ma-identify kung anong value ng resistor? Nasaan yung resistor na yon? Dapat kasi may printed siya. Naturing ang branded. Genuine NVIDIA.
So wala siyang ano, doon ang hirap. Nakukamlikot na may grip dad. So, 5 oras kahapon. Tapos ngayon, mula alas 8 hanggang alas 10 o alas 10 na sa tayo ngayon. Ilang oras na ang kinakain ko, guys? So, isang araw, repair. Isa lang. Ayan. At tapos ang problema nito, guys, kung hindi pa natin siya masusolve, kung hindi ko pa siya madadali, yun ang medyo masakit nito. Uubos oras. Pero, kahit ganun pa man, kailangan ko siyang tiyagain para mabigyan ko ng magandang result at output ang ating customer. Kasi malayo ito, guys, from huwag mong dudutin. So, kulit ng batang ito, dinududutin, may mga plaques. Ayan, ang kailangan natin ay mabigyan natin ng magandang result yung may-ari. Kasi yung may-ari nito ay may papadala pa rin. May mga video card pa siya. Then, ano kasi, this is NVIDIA. Siyempre, maganda-ganda ang i-vlog. Magawa't hindi, i-vlog kasi natin to. Kasi hirap na hirap ako eh. Sayang yung pagre-record ko. Ayan. Hindi ko man, guys, binidyohan yung pagre-remove using preheater dun sa ano natin. Ay, sa rebooling machine. Kasi nga, masyadong mabay yung oras. Pero talagang hirap na hirap ako, guys. Sabihin ko sa inyo, super hirap na hirap ako dito sa video card na to. Kahit anong ejection, voltage injection, hindi ko makuha yung ano. Talagang tiyaga-tiyaga lang. Sa loob naman ng 6 na oras, ay ayun, mayroon yung result. So, mas maganda nito kung mapapagana ko siya, guys. Kaya sana mapagana ko. So, ang gagawin ko dyan, guys, ito, ayusin ko lang yan. Medyo mahirap-hirap din yan pagtatanggal kasi sulit dyan. Ang gagawin ko dyan ay preheater na naman, ganyan, etc. So, medyo mahirap. Ayan, so, hindi ko nabibidyohan, guys. Ibabalik na lang ulit sa dati. Papalitan ko yung mga piyesa ng sira din. Kung may piyesa, guys, na mga sira, pakita ko na lang yung mga piyesa ang pinalitan mamaya. Kasi talagang super hirap eh. Ayan. So, sana mag-works pag ating pagsusumikap. Okay, so update ko kayo later, guys. Kung successfully na siya o hindi. Then, kung hindi man, guys, successfully, i-upload natin the video, okay? So, update ko kayo later. Hello, guys. Good morning. So, ito na. Ito na yung final updates. Pang 3 days natin sa nire-repair natin na ito na RTX 3090 Founders Edition. Sobrang hirap i-repair, guys. Na talaga namang ubus yung aking oras. 3 days na, pang 3 days. So, ito na siya, guys. Ayan. So, ang problema, pumutok pa yung power supply ko, guys. May sira pa rin pala siya na mga MOSFET. So, ang pinalitan nating MOSFET. So, ito, guys. Bari ang sira natin, pinalitan piyesa dito, ito. 4 na BRM MOSFET, isang 1 volts MOSFET, dalawang resistor yung dito sa inanok sa inyo. Saka isang STMD capacitor. So yun yung mga pinalitan natin yung piyesa. Then ang ano nito, guys, ang medyo masaklap. Ayun. Pagsalpa ko kahapon, pagsalpa ko, guys, ng pumutok pa, pumusok. So, ang ginawa natin, guys, pinalitan ko to ng ano, para protection. Kasi pumutok yung aking power supply, pumusok yung mga capacitor. So, ito siya. Napalitan ko naman yung capacitor nung power supply ko. So, nadamay pa pati power supply ko. Yan. So, sa sira. So, ngayon, may display na siya, guys. Papakita ko sa inyo. So, yan ang ginawa ko dyan. Yan, napansin nyo. So, nilagyan ko siya ng wiring. Yan. Na para mas masyadong maliit para kayang-kaya ng power supply. So pakita ko sa inyo na may display na siya, mabilisan lang. Yan. Pagkatapos nito ay aasimbulin ko na siya. Yan, approved na ng may-ari lahat ng mga gastos. Medyo malaki lang, guys, ang gastos nito. Kasi marami siyang pinalitang piyesa. Ayan. So show ko sa inyo na working na siya. Sana 'wag pumutok yung power supply ko. So, okay naman na kahapon, guys, ina-testing ko siya kagabi pala, kagabi. Inuti natin siya kagabi. So, testing na natin siya. Ayan. So, riser lang muna yung gamitin natin. Ayan. Hindi na natin siya gagamitan ng heatsink. So, isushow lang natin dito. Ayan. Sana ay makayanan. Okay, so tingnan nyo yan. Magdi-display dito, guys. Mabilisan lang kasi iinit yung ating GPU chip. Ayan. So, let's power on. Ayan. So, as you can see,
check nyo lang kung magdi-display. Yan, uminit yung chip niya. So, let's see. Pag nag-display siya, patay na. Yan. So, okay na siya, guys. As you can see. So, nag-display na siya. Ayan. So, ang gagawin ko na lang, guys, dito ay papalitan na lang natin thermal pad. Hindi ko na isasama sa video. So, approved naman ang may-ari. Thermal pad nito. 1mm. Kasi madumi na siya. Tapos, natapunan niya ata siya ng liquid cooler. Ayan. Sira-sira natin yung ano niya, kaya papalitan na natin yung thermal pad. Yan. 1mm dun sa likod, tapos 0.5mm para sa memory, tapos 1mm para sa mga MOSFET. Yan, ito yung nakalagay dito. So, I'm not sure kung 1.5 siya 1mm, ano? Pero susukatin natin yan mamaya pag ano. And dito, medyo makapal yung ginamit dito na para sa memory. So, magkaiba siya. So, sa pag ganito, pagre-replace, so, ingat lang. Hindi ko na kayo sasama siya sa video. Kasi mahaba na yung oras nitong ni-repair natin na to. Masyado nang naubos yung oras ko. Ayan. So, update ko kayo for stress test if video card. So, i-testing natin mamaya kung anong result. Okay? Ayan. So, ayan guys. Ito na yung update sa ating video card na nare-repair. As you can see, it's working fine. Ayan. Medyo ano lang siya. Ayan. So, running na siya. Medyo hindi masyado ko siya kita guys. Pero it's okay. Ayan siya. Ayan. Working na po siya. So, may light siya ito. Maganda. Temperature niya. So, mababa lang yung temperature niya natin, guys. So, GPU temperature is, ano lang. So, 51 degrees Celsius lang, baba lang. So, bagong palit na po yung thermal pad nito. Sa thermal pad, saka thermal paste po, ay bagong palit na. Ay, mababa lang siya. Running siya, oh. Goods na goods siya. 3 digits, guys, ang EPS, ang taas, oh. So, yung maximum EPS niya, umabot ng 420. Ayun. So, 3 digits, 300. 289, 280, ganyan. So, taas na EPS. Ganda ng EPS nito, guys. Video card na to. Super, super. Taas na, ang taas ng GPU clock niya. excuse me. So, yung kanyang, ano, graphics is, ano, 2,100 MHz. Tapos, memory niya is 5,000 MHz. So, ang taas. Baba lang ng temperature. Ayan, oh. So, konti pa yung ginagamit na memory. So, napakaganda. Taas ng wattage, oh. Ang memory temperature natin is 64 degrees Celsius. So, hanggang 100 dyan eh. Alam ko ang 110 yata ang maximum ng heat temperature ng mga RTX 3080. 3090. Kasi itong nare-repair natin is RTX 3090. Yeah, so, as you can see, ayan, okay na okay siya. Testing. Hindi ko masyado mailapit yung camera eh. Malayo. Saka hindi niya kita naka-ano sa ano eh. Sa screen. Yung backlight na screen kasi LCD lang yung gamit natin, hindi LED. Kaya hindi niya kayang ano, naka malakas yung lights. Yan, finish na guys. Finish na. Ang score natin ay 6,453. EPS result dito na kinuha niya is 256. Yung maximum EPS is 453. Minimum is 22. So, yan guys, so far so good ang ating nire-repair. Okay na. Hindi na sayang ang ating tatlong araw na pagre-repair sa video card na ito. Okay, this is a genuine NVIDIA Founders Edition 24GB. Yan, so napakaganda na, napakamahal ng video card na ito guys. Yan, so ang memory pala niya is DDR6X Micron 24GB, 384-bit. Ayan, so napakataas pala ng ano na ito. Ng booster, nasa 1695 yung kanyang booster ng GPU clock, yan. Okay na guys, ang ano nito, ang GPU chip na ginamit is GA102, yan, 8 nanometer. So napakaliit yung chip na ginamit pala nito. And guys, perfectly working na, success ang ating pagre-repair. So inabot ako dyan guys ng 3 araw, so sobrang hirap ng pagre-repair ko, ng dinanas ko sa video card na yan. So, mapansin nyo yung iba, hindi ko na binidyuhan. Kasi, sinasalang ko siya dito sa machine natin. Yan, dito sa machine.
Ayan, so tapos dahil sa video card na yan, nagawa din ako guys, nagbutas pa ako dito. Ayan, nakapansin nyo. So hindi masyado ano yung camera natin, medyo malayo. Ayan, binutas ko pa tong ating working station na to. Dahil lang dyan sa video card na yan guys, para sa preheater. Kasi yung kailangan ko ng malapit sa ano, kailangan ko kasi ng, tawag dito. Kailangan ko kasi ng microscope. Ayan, nakatapat yan sa microscope. Kaya dyan ko na siya binutas. Kasi kailangan ng heat temperature. Kasi ang ginamit niya guys na ano, na mga pagkakahinang, yung solder is yung pinakamatigas na solder. Kaya napakatindi niya eh. So bago nahirapan ako dyan, halos ang palitan nating MOSFET si tapat. Shorted din pala siya. So naibinali ko siya. Ano, kaya pala pumutok yung aking 4 hour supply. Ay yun sa isang B-core. Imbagamat hindi shortage sa external sa 12 volts power rail natin. So kumakain pala siya mataas na amperahe. Kaya ayun, gumagana naman siya tapos bigla siyang pumutok pero hindi siya nag-display. Yun yung kahapon nangyari. Tapos ayun, until now napalitan na natin yun. So apat ngayon nakuha natin na BRM MOSFET saka isang 1 volt IC, 2 pieces resistor, 1 piece SMD capacitor. Tapos pinalitan na rin natin ang thermal pad. Ayan, so napapansin nyo, ito yung mga pinagpalitan natin, oh. Tinambak-tambak ko na dito. Kasi ano to eh, ginamit sa liquid cooler. Ang possible na nakita ko dito ay yung water block na ginamit ay ano, yung pagkaka-screw tumama dun sa mga piyesa, sa mga kapatistor. Yun yung nag-cause ng mga shorted. So, marami siyang tinamaan. Or, tinamaan din siya ng liquid nung cooler na ginagamit. Kasi malapot siya eh. So, yun yung napansin ko. Ayan, guys. Kaya, ayan, so far, hindi na sayang ang aking pagsusumikap sa loob ng 3 araw. Ayan. Kahit pa paano, ay, nag-successful yung ating repair. Napakaganda. Nakakatuwa. Kasi kung hindi na nag-successful, ay nakalulungkot. Kasi sayang 3 araw. Kasi, guys, napapansin nyo, yung pila ng repair natin sa likod ay tambak na ako dahil nga 3 araw na akong hindi nakakapag-move dahil dito sa video card na ito. Ayan, humabot na guys siya ng 50 person. Ayan, nakabila natin. Kasi punong-puno. Tambak na tambak tayo. Ayan, ganyan tayo araw-araw lagi dito sa video card repair. Laging maraming nagpapa-repair ng video card. Ayan. Kasi yung mga technician, eh wala, nagpapa-repair din sa akin. Kasi hindi nila kaya. Dito rin yung huling bagsak dito sa video card repair. Napakarami nating donor board. So nakikita nyo sa baba, 500 pieces yan guys. Donated by our customers. So, iba pa yung successful repair. Mas marami yung successful repair natin, guys. Kasi ang dito sa video card repair, ang success rate natin sa all ano is nasa 90%. Yun, halos 10% lang yung mga not success dito sa video card repair. Ibig sabihin, malaki pa yung porsyento ng repair successful rate. Kasi madalas kasi, yung mga hindi nare-repair na ay yung masyadong GPU chip na yung tama. Or masyado ng mahal yung magagastos. Yung lahat ng memory, sira na. Ayun, kaya hindi na rin pinaparepair. Siyempre, mababait naman yung mga may-ari. Dinodonate na lang nila. Sabi nila, ito, sir, tulong ko na lang yan sir sa'yo para in case may pagkapagawa ay makatulong. Ayan. So, napakaganda ng ganun guys na mga pag-iisip ng mga customer. Naiintindihan nila. Sabi nila, aanuhin ko naman yan sir. Hindi ko naman yan magagamit na. Sayang lang yan. Hindi ko yan mapakinabangan. Ay, sa'yo na. Oo. Saka hindi na sila kasi gagastos. Hindi sila nagbabayad ng diagnosis fee. Didonate na lang nila. At least walang binayaran. Natulungan ako, natulungan sila. Hindi na sila gumastos. Kaysa kunin nila, tapos magbabayad pa sila ng diagnosis fee. Kasi walang libre dito sa atin. Lahat why may bayad. Kasi ang reason naman natin, so nakikita nyo naman kung bakit tayo pinipilahan ng video card. So yan ang ating mga reason kung bakit hindi tayo nagpo-promo na no picks no pay. So sa kanila na yung no picks no pay, sa akin hindi. So may tayo kasi kompleto sa tools, may mga ginagamit tayo, ultrasonic cleaning, kaya hindi pwedeng no picks no pay. Kasi kagaya nyan, mapansin nyo, 3 days, sayang. Kaya dami nakapila. So kaya dapat po ay maintindihan ng lahat. Saka specialized yan, specialty natin yung video card. Yan, yan ang ating pinaka tayo experto sa video card, kaya may bayad po tayo. So sa kanila yon yung mga no picks no pay. Kasi mayroong mga nagre-reklamo ganyan na ano. No picks, no pay daw. Ayan, tanongin nila, bakit hindi nagawa? Bakit nyo pa yung nagawa sa akin? Yung ganun lang yun eh.
Kasi may mga dumadating kasi sa akin, pinagawa sa ibang technician. Hindi naman nadal eh. Tapos nagmamakaawa. Sa akin una nag-inquire. Tapos dun sa pangalang inquire nila, mas mura. No fix, no pay pa. Doon pinagawa. Tapos ngayon, nagmamakaawa, balik sa akin. Ayan. Hindi daw nadali. Tapos ngayon, umarefer. Ayun. Todo pahirapan pa. Babayad na lang. Hindi ko naman kasalanan ng babuye nung nag-repair na technician. So, ganun yun guys. Kaya, dapat kasi maintindihan rin naman ng mga tao, customer, technicians, etc. Kung sino man. Yan, na hindi libre ang pagre-repair. Sayang ang oras kasi. Kagaya niyan, maraming umaasa sa atin. Kaya, yun guys. Yun ang aking mga masasabi lang sa mga pagkakataon ito. Okay, so magpapaalam na po ang video card repair. Thank you for watching. See you on the next repair. Bye for now.